Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Happy Wednesday! How are you doing today? Good, Jack! Good morning, Ted! We're doing good. Yeah, good morning! Nakakalungkot, no? Na talagang meron pa rin talagang mga scammer na gagamitin itong programa para sa mga panluloko nila. But anyway, mananaig pa rin naman yung kabutihang loob at puso ng mga gustong tumulong. So kung nakakatanggap po kayo ulit ng mga ganitong klaseng mensahe, please ignore. Hinding-hindi po kami hihingi ng pera o mag-uutos sa mga staff namin para manghingi ng pera sa inyo. Pastor, eto na! Inaabang-abangan ng mga senior at super senior, even ng mga Gen Zs at ng millennials every day. Anong magandang balita sa nabigay mo sa amin, Pastor? Tsa, bago ako magbalita, batiin ko lang isang Canadian, mag-asawa. Happy 49th wedding anniversary. Canadian to kasi nasa Canada. Former NFA Director Joe at ang wife niya si Ellen Santos. Nasa Toronto Bay sila. Good morning! And also nakikinibig si Jan. 49 siya. Ano to? Relationship goals. Yeah, oo, grabe. Sana all. Yeah. Oh, ito. Abot kayo dyan, ibo. Correct. Batiin na rin natin, nakikinig sa atin lagi sa radyo, pamangkinang IT natin sa news, si John Mark Coloma. Ano ito eh, hindi siya nakakakita, baby at pastor, pero everyday favorite niya itong programa natin. So John Mark Coloma, good morning to you. At ang mag-asawang driver at pahinante, driver, yung asawa niya naman pahinante, si Sir Nomer at Nora Almelia. Pareho ng senior pero nagbabanat pa rin ang buto, pastor. Madami hong ganun. Mm-hmm. Marami hong ganun. Kahit na kagaya ni nanay, okay. Alam niyo yung, tsaka yung mga labandera, Brad, no? Kahit na mga bata pa, ang dami na hong nararamdaman sa sakit na katawan. Ang hirap po, ang hirap gumalaw ng patas sa mundong ibabaw, ano, Brad Jeff. Kaya nga ho ang ating panalangin din. Nabiyayaan po ng lakas na pangangatawan po ang mga taong ang galaw sa mundo ay patas. Magbati rin po ng good morning kay Tita Elvi Tolentino at kay Tito Lando Tolentino. Binabati ho kayo ng inyong pong simpatikong pamangkin na si Boss Robert Galang. You know? Alright. Okay, Brad. Go ahead, Brad. Okay. Brandon Belen Barantes, thank you for listening. Kahapon, Ted, nasa Aquatico Beach Resort ako nagkasal. Medyo malayo pero ang ganda ng view. Beachfront sa La Ia, Batangas. Nagulat lang ako kasi yung sales and marketing nila, Miss Dame Bancod, alam na nandun ako. Sabi pa, Sir Jeff, nakikinig ako kanina. Sabi mo, La Ia ka, dito pala sa resort namin. So, good morning. Marami nanonood sa akin doon sa Aquatico. Good morning po sa mga kabayan natin dyan sa Batangas. Salamat po. Ah. Salamat po. Malamang ang TV nila nakasignal doon sa resort. Tapos naka 1PH. Yes. Nakakatuwang malaman po itong reach ng ating pong programa. Palawak ko ng palawak. Maraming salamat po. Alright, Brad. Ted, start na naman ang taon. Mga faith goals. Nandiyan yung mga goal settings ng different companies. Kaya sunod-sunod rin yung aking mga speaking engagement. May tip lang po ako. Yung 1-2 punch natin para ma-secure yung long life, yung success, honor. Yan po naman ang gusto lang natin. Simple lang naman dapat ang buhay. Eh, no? Dapat mamuhay ka ng maayos. Sinasabi ni Ted kanina na lumalaban ng patas, ito po para sa inyo to. Kawikaan 21:21. Ang taong namumuhay sa katuwiran, yung matuwid, at kabutihan, ay ahaba ang buhay, magtatagumpay, at pararangalan. Wow! Sabi, whoever pursues righteousness and love, goodness, he will find life, prosperity, and honor. Alam niyo po yung tatlo na yan? Life, prosperity, and honor. Pag ba nakuha mo yan, di ba, solved ka na. Pwede ka nang mamuhay at mamatay eventually, di ba? Kasi mahaba ang buhay ng iba, wala namang honor sa katawan, Ted, at siya, di ba? Kinakahiya na sariling pamilya yung mga illegal na practices at immoral lifestyle. So, wala rin. Yung iba naman may prosperity. Hindi naman na-enjoy. So, alam niyo po, parang itong tatlong kompletong patatas na buhay na to ay matutunghayan daw po kung mamumuhay tayo ng matuwid at tayo po ay gagawa ng butihan, yung pagmamahal sa kapwa. Ang tanong lang, Brad Jeff, paano mo bang malalaman kung matuwid yung tinatahakong landas? Kasi pwede kang gumawa ng kabutihan pero self-centered naman pala.
meron ka lang ulterior motive, kaya mo ginagawa yung kabutihan. Kung hindi mo na makuha, hindi ka nagagawa ng kabutihan. Kung hindi mo na hindi na palitan na reciprocate yung ginagawa mong kabutihan sa isang tao, hindi mo na rin gagawin yung kabutihan, kumbaga conditional. Hindi yun po yung pinag-uusapan natin dito. Ito po yung nagbubukal sa isang pusong matuwid, kaya po gumagawa ng kabutihan. Malalaman lang Ted at Chang isang bagay kung baluktot kung itatabi mo sa isang matuwid na bagay, tama? Kasi kung yung isang sanga ng puno balu-baluktot, paano mo malalamang baluktot kung wala namang katabi na diretso or matuwid? Kaya sometimes, kung wala tayong basis of ultimate truth, ultimate righteousness, edi lahat na kanya-kanyang definition. Eh, hindi, sa amin, tama to. Kahit baluktot to, tama naman to. Ay, hindi, kasi deprived kami. Dapat lang mandaya rin ako. Ay, hindi, lahat naman gumagawa ng panduruga sa gobyerno. Eh, mandudugas din ako. Ilang taon lang ako dito eh. So, if it doesn't mean everybody's doing it, it's right. It doesn't mean it's easy, it's right. In fact, integrity is doing what is right, not what is easy. Kaya po malalaman natin baluktot ang isang bagay kung itatabi mo sa isang bagay na diretso. So ano po ang tuwid? Well, pag tayo po ay nagbasa ng katuruan ng Diyos. The ultimate gauge of righteousness and truth. The ultimate pong basihan ng katotohanan ay ang Biblia. Yan po yung tinuturo ko dito every day. Kaya nga po ang advice ko sa inyo, kung may bago kayong cellphone, I hope nag-invest ka na sa Biblia, di ba? Kasi po itong Biblia, ito ang basihan ng mga katuruan na matuwid. Pag may feeling ka na matuwid ang ginagawa mo, ibasi mo sa Biblia, malalaman mo talaga yan. The Lord will convict you kung mali yan o matuwid. Kaya po again, Kawikaan 21:21, ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay ahaba ang buhay, magtatagumpay at pararangalan. Lord, marami pong salamat dahil hindi mo kami iniwan na kanya-kanya na lang ng definisyon kung ano ang tama at matuwid. Hindi mo kami binigyan ng mga kanya-kanyang pag-iisip na lang or this is something cultural or base sa pamilya namin, ito ang tama. Lord, base sa katuruan mo, the ultimate guidelines of truth. Kaya Lord, salamat po dahil may pagkakataon kami rito every day, Monday to Friday, na pag-aralan ang totoong turo mo, ang katuwiran, upang kami, Lord, ay magabay din sa landas na matuwid. Lord, tulungan nyo kami mag-invest sa Biblia. Mura lang naman to, Lord, sa online. 150 pesos, may Biblia na kami. At basahin namin na kami rin po ay matuto ng daan patungo sa iyo. Salamat po sa buhay na mahaba, buhay na matagumpay, at buhay na may parangal. In Jesus' name. Amen. Amen. At Panginoon, muli po ang aming panalangin na inyo pong laging aalagaan at gabayan si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Salamat na marami. Alright, Brad. So today, saan ka naman? Meron bang yeah. Engagement. Medyo sa... Sabi ko nga, Ted, medyo January, mga tao, mga kumpanya, gusto ng rara. Alam mo yon. So, nasa company ako ng Dr. Kong mamaya. We'll see you po mamayang gabi. Meron kaming events lang po. So, thank you for inviting me. Yeah. Okay, sige. So, mga team building at saka yung mga company, yes, na mga, kumbaga, ay parang pa to refresh them, no, sa mga values ng kumpanya, mga ganon. Ito ngayon ang uso-uso sa buwan ng Enero. Habang ngayon din, malamang ay mauso na naman ang mga pungsoy-pungsoy. Usong-uso. Mm-hmm. Oo naman. Siguro bukas makalawa, tanungin natin si Brad Jeff tungkol dyan. Ha? Ang sabi kasi mo, sa akin, isa lang ang pungsoy master. Si Lord. Year of the Lord every year. Opo. Correct. Diba, it's Year of the Lord. Yes. Pag bumasa ka ng mga imbitasyon, diba Brad, ano? Year of the Lord. Hindi ng Year of the White Rabbit. Year of the Water Dragon. Fire Rabbit. So, hindi ko sure kung ako ba yun. Basta rabbit ako. Year of the Rabbit ako. Rabbit ka ba? Year of the Rabbit ako. Hindi ko lang sure kung fire ba ako, metal, wood, ano ang rabbit? Water. Sige, okay. Anyway, hahaba tayo dito. Brad Jeff, salamat naman. Thank you, Pastor Jeff. Salamat, Brad. Thank you. Thank you, Ted at Chai. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. PastorJeff.ph, Facebook and YouTube.
God bless po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.